Rizal! 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 Bonifacio! 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 Yan na yun? Ha? Yan na yun? Sandali nga tol, ha? Bakit pag kay Rizal, maayos, malinis, grandioso, tapos pagdating dito kay Bonifacio, malapit sa kahirapan, maraming tao, maraming taong grasa, tsaka mga, yun nga, mga may hirap, at tsaka may basura, at may t***e. T***e? Oo. Eto, Box, halika nga dito, Box. Halika. Eto. T***e nga. Nangyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Grandioso, sagrado, at bantay sarado. Kaya mga gusto magpa-picture kay Pepe, hindi basta-basta nakakalapit. 1820 nang buuin ang isa sa mga pinakamalaking parke sa Timog Silangang Asya. Ang bagong bayan na ngayon ay mas kilala sa tawag na Rizal Park. Bilang pag-alala at pagpaparangal kay Dr. Jose Rizal. Higit isang daang taon, ganyan nakatanda ang bantayog ni Rizal sa Luneta. At sa higit na isang siglong edad nito, marami nang nasaksihan ang rebulto ni Rizal. Para na rin nating pinasilip kay Pepe ang ilan sa mahalagang nangyari sa bansa. Natuwa kaya siya. July 4, 1946, sa Luneta rin ginanap ang pagdiriwang ng araw ng kasarinlaan natin mula sa 48 years of American rule. Ang pagbibigay pugay ng ilang world leaders gaya ni former US President George W. Bush noong 2003. Nakidalamahati rin ito sa pagpanaw ni Ninoy at Cory. Nasaksihan din ang makapal na bilang ng mga tao sa pagbisita ng mga Santo Papa, si Pope John Paul II at Pope Francis. At syempre, siguro natanaw niya rin ang madugong hostage crisis noong Agosto 2010. Mula sa bantayog ni Pepe, mukhang kitang-kita niya. In short, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas ang Rizal Monument. Picture tayo, tol. Picture tayo, ha? Pangit, tol! Wala yung building. Hindi maganda ngayon sa anggulo na to. Sa may building, ba't wala dito? Pangit, eh. Mas maganda yun pag may building, di ba? Dito, ay, yun! Dito tayo, tol. Dito tayo, dito tayo. Pak! Ganda, di ba? Reklamo kasi kayo nagreklamo. Masasani din tayo dyan. Tsaka, magkano kaya, no? Yung nilagay sa mga pansihan? Hindi! Yung ano, yung unit dyan. Bala ko bumili ng unit dyan, tol. Alam mo kung bakit gusto ko bumili unit dyan? Bakit mo gusto mo bumili ng unit dyan? Dahil, iaharap na yun si Rizal. Papunta doon sa unit ko. So, kitang-kita ko na yan. Pati yung mga sundalo nagbabantay yan, kikita ko na yan. Tsaka pag dumalo si Pope Francis, makikita ko na rin yan mula doon sa unit ko, di ba? Ganda nun, tol! Para mapanatiling sagrado ang parke, 7 floors lang ang limit ng LGU ng Maynila sa mga magpapatayo ng gusali sa paligid ng Luneta. Kaya maraming nadismaya sa biglang pagsulpot nitong Torre de Manila. Para sa historiador na si Dr. Luis Derry, malaking kabastusan daw sa kasaysayan ang Torre de Manila. Kawalang-galang ng kasalukuyang henerasyon sa lahat ng mga dakilang bagay sa ating kasaysayan at kultura. Kawalang-galang. Kawalan ng pagpapahalaga. Ang pagkakatayo ng Torre de Manila ay nahahaluan na ng politika at ng pera. May ilang pagtatangka na rin noong baguhin ang itsura nito. Gaya ng 1960s, alam nyo bang kinabitan ng bakal na may taas na 3 palapag ang monumento? May pailaw pa sa taas, ha? Kasi sinasabi nga it's like a beacon kasi it faces the sea, beacon daw for ships, and of course a beacon for the airplanes coming into the airport. No? Siyempre, ang dami na pangitan dahil unang-una punggok na nga yung statwa, tapos pagkataas-taas ng tore, you know? And finally, after much controversy, it was finally removed. Fast forward sa 90s, bagong selebrasyon ng sentenaryo ng kalayaan ng bansa. Noong 1998, pinlano ang magtayo ng Mala Eiffel na Rizal Centennial Tower sa Luneta. Nagkaroon din ng mga opposition, nag-die down yung plano, hindi na tinuloy.
no, yung planong tore na yan. Ang tore, naging paksana ng iba't ibang meme sa mapanghusgang mundo ng social media. Andiyan ang pagkatake ng Angry Birds sa tore, paglusob ng Clash of Clans, wow, ang kain ni Cookie Monster sa gusali, at pagbuhat ni Darna. Darna! Alam mo ba, dito sa Bantayog ni Bonifacio at ng Katipunan, dito sa Manila, sa katabi mismo ng Manila City Hall, ginagawang tambayan ng mga skater boys din. Skater boys. Hindi pwede sa luneta yan. Hindi pwede sa luneta yan. Hindi pwede yan. At saka ito pa tol, may mga bata pa dito. Pero? Saka meron aming basura. At higit sa lahat. Ano meron dyan, Jun? May tae! Tae, tol, tae. Noong mga panahong yon, habang abala sila sa pagpuplano ng Rizal Centennial Tower, ang noong Mayor Alfredo Lim ng Maynila ay nagpaplano na rin magtayo ng rebulto, pero para kay Bonifacio. Kaya ngayon, may kita mo na talaga yung malaking monumento doon, no? Tungkol sa Bonifacio Monument na siyempre natamaan din ng pagnakaw nung may isang basurero din yata na naisipan yata kunin yung ilang pirasong bakal dun sa monumento na hinuli naman, no? At nabawi din. Pero sa ganitong estado ni Supremo, meron bang kahit isang umangal dito? Programang ito ay hatid sa inyo ng ATC Healthcare. Bakit palagi naka-trench coat yan si Rizal Tol? Para tuloy bumuka siyang new wave, no? Tsaka yung pagalat ng Alta tuloy yan, no? Bakit palagi may libro yan? Pwede ba ilapag niya naman? Wala ba siyang bag doon? Tsaka yung bakit kaya yung mukha niyan? Yung mukha ni Ronaldo Valdez, diba? Sa bakit? Dami mong bakit? Bakit ka nandiyan nakahiga sa hita ko? Luneta nga, di ba? Kaya ito ginagawa sa mga luneta eh. Taong 1903, isang patimpalak ang binuksan ng pamahalaan. Ang hamon, bigyang muka ang kadakilaan ni Pepe. At huwag ka, pang-international ang labanan. Ang premyo, ang pribileyong idisenyo ang rebulto ng pambansang bayani ng Pilipinas. At tumataginting na cash prize sa 2,000 piso o, sa halaga ngayon, mga 100,000 pesos. 1905 na i-anunsyo ang napiling disenyo. At ang nagwagi, hindi ang nakikita ninyo ngayon sa luneta. Second place lang yan, mga tol. Ang totoong champion, ang likha ng Italianong iskultor na si Carlo Niccoli, ang Al Martir de Bagumbayan. O ha, pangalan pa lang, panalo na, di ba? Kaso, sa sobrang ganda nito, hindi ito ang opisyal na ginamit na disenyo. Masyado mahal, so hindi niya ma-fulfill yung kontrata. Binigay sa second prize. Ang second prize ay kay Richard Kiesling. Napunta sa Swiss sculptor na si Richard Kiesling ang proyekto. At ito na nga ang Moto Stella o Guiding Star. Sa Tagalog, ang talang patnubay ng bayan. Kaya naman imported at made in Switzerland si Pepe. Pero ito ay hitik sa simbolismo. Andyan ang imahe ng ina sa tabi ni Rizal na kumakatawan sa inang bayan. Sa kabilang banda nito, si Rizal na kumakatawan sa edukasyon. Pero ang inaasang tanda ng kasaysayan, naging tampulan ng puna. Hindi raw kasi nito na isang buhay ang totoong nangyari sa kasaysayan. Eh kasi yung gumawa ng monumento ni Rizal, Swiso eh. Hindi naman Pilipino eh. Yun yung problem eh. Tapos, yun nga, parang walang storya. Even today, pag nakita mo, anong ibig sabihin nung mga nasa paligid? Hindi nga napapansin yung nasa paligid eh. Teka. Alam nyo ba na ayon sa huling bilang ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP, halos nasa 500 rebulto ang meron si Rizal. Habang ang kay Bonifacio, ang opisyal, apat lang daw sa halos 500 na bilang ito. Hindi hamak na mas angat pa rin daw ang luneta kesa rito. Andito tayo ngayon sa tapat ng isa sa sinasabing apat lang na opisyal na bantayog ni Andres Bonifacio sa buong Pilipinas.
At dito raw mismo, eksaktong lugar kung saan nagdeklara ng rebolusyon si Andres Bonifacio. Pero etong tanong ngayon, kung napakahalagang bahagi ng ating kasaysayan, bakit nung umusbong yung mga supermart, yung mga mall, yung mga motel, at sang katutak na billboard sa paligid nito, bakit walang umangal? Hindi ganito ang itsura ng monumento dati. Malawak at maaliwalas ito noon. Minsan na rin ito ang naging sentro ng bakbakan noong World War II. So kung titingnan mo yung alaala ni Bonifacio, parang ganun din yung mga monumento niya. Parang clueless dun sa kanyang kontribusyon. Kaya kung may monumento siya, anong ginagawa? Ginagawang sabitan ng tolda ng Tiangge, yung sa may Loton, ano, ginagawang CR yung likuran nung bantayog ni Bonifacio. Diba? Tapos pag nakita mo, ano, yun nga, maraming kalat, no? Eh, malaki pa naman daw ang pinag-ugatan sa kasaysayan ng mga pinagtayuan ng mga bantayog ng Supremo. Gaya na lang ng birthplace niya sa Tondo, ang unang sigaw ng mga Katipunero sa Balintawak, at ang bantayog niya kung saan daw siya pinatay sa Maragondon, Cavite. Pero ang monumento nga sa Caloocan, pinaka-magarbo pa raw sa bansa. Mas symbolic, mas meaningful ang kahulugan ng bantayog ni Bonifacio kung ihahambing sa bantayog ni Rizal. Kaya, ang kay Bonifacio ngayon ang lumalabas na pinaka-grand monument, grander than the Rizal monument. Tulad ng kay Pepe, nagsagawa rin ng isang international contest para sa magiging disenyo ng ribulto ni Bonnie. Tol, alam mo, dapat kumusulta din tayo sa mga espiritu. Ito, may kasama akong medium ngayon. Kukonsulta tayo sa espiritu, ha? Espiritu, nandiyan ka na ba? Andito na ako, apo. Andiyan ka na? Ano bang meron? Ano bang kailangan natin? Kailangan ko ng load. Load? Wala naman load sa kabilang buhay. Wala ka nang pakialam doon. Huwag ka kasi makialam, sabay ton. Ibang klase yan, no? Kung si Rizal imported ang skultor, ito, ibang klase rin. Di kalaunan naging pambansang alagad ng sining ang gumawa nito. Pero hindi lang yun, kakaiba. Gumamit siya ng mga espiritu. At sinasabi mo kung effective dahil kamukhang kamukha raw ni Bonifacio yung estatwang yan. Nasungkit ni Guillermo Tolentino, isang lokal eskultor at part-time espiritista, ang grand prize sa kompetisyon. Dalawa lang raw ang pinagbasehan ng modelo ni Tolentino. Una, ang mukha ng kapatid nitong babae. Expediona, no, the youngest sister of Bonifacio. And sinasabi nga kasi mga kamag-alak, sila daw yung halos magkamuka. Pangalawa, nakipag-usap daw ito mismo sa kaluluwa ni Bonifacio. And of course, Tolentino was an espiritista. The rest of the manner, no, and of course the style of the Bonifacio, carrying a gun, carrying a polo, was of course based on the descriptions of the Katipuneros who were still living at that time. Bukod sa plakadong mukha ni Andres, sinalamin din daw nito ang Philippine Revolution. Bawat elemento nga nito, meron daw salaysay. Mula sa tatlong baitang na sumisimbolo sa 300 taong pananakop sa Pilipinas sa Espanya, octagonal base para sa 8 probinsyang nag-aklas laban sa mga Kastila. Ti ang imahen ng tinuturong advisor ni Bonnie na si Emilio Jacinto. Hanggang sa 45-foot pylon o obelisk na merong 5 bahagi na tumutugon sa 5 anyo ng lipunan. Ito ang katastaasan, kagalang-galangan katipunan ng mga anak ng bayan. Sa dulo ng pylon ay may imahen na parang anghel na tumutukoy sa pagtatagumpay ni Bonifacio laban sa mga mananakop. Yung mga emosyon ng mga tao sa paligid ng monumento, yung paghihirap, no, nandoon na ang nahahapis ang mga nasa paligid ng monumento, pero pag nakita mo si Bonifacio, siya lang yung kalmado. Na parang ito yung tamang pagdepict kay Bonifacio. Ang tanong, bakit nauwi sa ganito ang mga monumento ni Bonifacio? So kung titingnan mo yung alaala ni Bonifacio, parang ganun din yung mga monumento niya. Diba? Yung image ni Andres Bonifacio, tinawag siyang bobo, akala nila hindi siya nakapag-aral, hindi siya marunong.
Teka. Hindi naman daw dapat kasi pinagsasabong ang mga monumento nila Pepe at Gat Andres. Nagkataon lang na naunang naging tanyag si Rizal kaysa kay Bonifacio. Kumbaga, una-unahan lang, tol. Si Rizal, dahil mas nauna yung recognition sa kanya, na-establish kahit sa pamahalaan mismo na dapat dakilain yung mga dambana niya. Bagamat may pagkilala kay Supremo bilang ama ng Katipunan, wala namang intensyong baliwalain si Andres. Hindi kaya, mahirap lang daw kasi talaga na alisin sa kolektibong kaisipan ang sinasabing nakasanayan nating imahin ni Bonifacio. So kung titingnan mo yung alaala ni Bonifacio, parang ganoon din yung mga monumento niya. Di ba? Yung image ni Andres Bonifacio, tinawag siyang bobo, akala nila hindi sila, siya nakapag-aral, hindi siya marunong. Pero ang rebulto ni Supremo sa Caloocan, minsan na rin napag-initan tanggalin para sa pagpapahaba ng LRT at MRT. Panahon ni Mayor Ray Malonzo, mm-hmm, na inaprubahan ng City Council ng Caloocan ang halagang 250 million upang ilipat, mm-hmm, ang monumento ni Bonifacio doon sa Talali Prosaryon. Mm-hmm. Natalo si Malonzo noon sa eleksyon noong 1999 kaya hindi natuloy ang planong paglilipat. Pero hindi kaya ang pagtrato natin sa mga rebulto nila Pepe at Boni ay isang subconscious na refleksyon ng tingin natin sa mga ideolohiyang akala natin kanilang kinakatawan. Si Rizal bilang ilustradong intelektual na tinalikuran ang madugong revolusyon na siya rin naman ang inspirasyon. Mukhang hanggang ngayon, mukhang ayaw din naman natin sa madugong revolusyon. Pangamba ng ilang historiador, huwag naman daw sana umabot sa puntong hindi na natin pinahalagahan ang mga bantayog ng ating mga bayani. Dahil lang ganitong asta ay senyalis na raw ng unti-unting pagkawala ng galang at respeto sa kasaysayan ng ating bansa. Ito lang yung bayad natin sa mga sakripisyo nila. So, yun nga, hindi lang naman kasi trabaho yan ng gobyerno. Trabaho rin nating lahat ng mga mamamayan na panatilihin na nababantayan ng maayos, na iingatan itong mga bantayog na ito. Ang tila pagbaliwala sa mga bantayog at ang kamangmangan sa ating kasaysayan, aba, delikado raw. Sabi nga ni Milan Kundera, isang Czechoslovakian writer, the first step to destroy people is to make them ignorant of their history. Mga kapatid, masyado na natin pinupuna ang Torre de Manila at ang muna ipang photobomb nito sa bantayog ni Rizal. Pero tanungin din natin, ikaw ba ay nakikisaw-saw lang? Kaya nung ngayon, kumawala ang Torre de Manila, babasahin mo na ba ang lahat ng mga sinulat ni Rizal? Konting bato, konting semento, monumento. Pero mga tol, hindi lang basta simpleng bato, semento, buhangin o tanso itong mga bagay na ito. Bawat tributo, bawat bantayog ay may dalang kwento. Bawat bantayog, bawat tributo ay may dalang pagpaparangal. At tuwing pinapabayaan natin at kinakalimutan natin itong mga to, tinatalikuran natin ang ating nakaraan, mga kapatid. Yan po ang history natin sa gabing ito. Ako po si Lord De Vera. Pag wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mabuhay po tayong lahat. Alam mo, tol, tama yan, tol. Dapat tigilan natin yung pagkahumaling natin yan sa mga komersyalismo, mga kapitalismo, mga industrialisasyon, komersyalisasyon, lahat-lahat, tsaka yung mga ismo-ismo na yan. Yan yung nagpapasira sa ating mga monumento, mga ribulto, mga kung ano-ano pa, mga bantayog, nababastos naman yan, mga yan. Di ba? Wala na akong masabi. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ATC Healthcare.